Mula sa bulwagan ng Philippine Media Network Service Cooperative na matatagpuan sa gusali ng ACDI Multipurpose Cooperative, ang pinakamalaking kooperatiba sa buong bansa na pinamumunuan ni Retired Major General Gilbert Lianto, Pangulo ng National Alliance of Cooperatives. Narito ang programang tatalakay sa mga makapuluhang kaganapan sa mundo ng kooperatiba. Mga usapin ang magpapalawak sa kamalayan ng mga Pilipino sa kahalagahan ng kooperatiba sa bansa. Ang inyong kooperatiba. Pakinggan ang mga kaakit-akit na kwento ng mga taong nasa mundo ng kooperatiba at alamin ang nakabang na tulong ng pamahalaan para sa pagpapalakas ng kooperatiba sa bansa. Ang inyong kooperatiba. At ngayon, ang inyong host, Retired Brigadier General Jerry Zamudio. Ang inyong kooperatiba. Hapon, Pilipinas. Welcome po sa ating programang Ang Inyong Kooperatiba. Ito ang nakauna-unahang programa ho na inyong mga pakinggan sa tayong Coop Virtual Radio and TV. Ito po ay pag-aari po ng Filipina Media Network Service Cooperative. Brigadier General Jerry Zamudio ay membro at ang aking partner na iginagalang at ipinagmamalaking si Nochi Cacas ay isa rin pong brother Nochi, and welcome sa ating programang Ang Inyong Kooperatiba. Ayan, magandang hapon, Chairman General Zamudio Sir, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay ngayon na first time na nag-broadcast ang Coop Radio TV sa ilalim ng Philippines. Ako'y pinagmamalaki kita, Brother Noche, kasi ikaw ang unang mga nagtiwala dito sa ating project nito, programa nito. Sa pagsimula pa lang, ito ay magiging part ito ng ating documentation na si Brother Nochi Cacas ay isa ho sa mga pinakaunang nagtiwala na naitayo itong project nito. At si Nochi Cacas ho ay isang iginagalang na broadcaster, announcer ho ng DZRH. Anong oras yung programa mo, Brother Nochi? Ayan, Chairman, sa mga hindi pa nakakaalam, ang meron akong program every Sunday 10 to 11 p.m. ang DZRH sa Bisaya Time. At mamayang madaling araw, 2 to 4 a.m. Saturday, kasama ko naman si Tita M sa Malocabral, yung aming Tita M's Magazine. Yeah, respetado yan, ha? Oh. Kakumari ko yan, kumari si Malocabral. Pero pinag-uusapan namin dyan, sex education. Pwede naman yun, Noche, kasi anything goes, ayan. Umaga naman eh, yung mga bata niyan, tulog na. Yes. Diba, ano? Ang mga gising dyan ay yung mga gumigising ng maaga, kasi mayroon silang gagawin. Tama yan. At yung mga hindi pa natutulog, ayaw pang matulog yan. Talagang interesting din naman yung program namin. Kasi sa mag-asawa, kailangan pala yun eh. Yeah. Buti at nag-specialize kayo sa ganyang klaseng programa. Kasi ang iba partner, nahihiya sila na yan ang itopic nila eh. Oo nga, mag-asawa. Kahit mag-asawa, nahihiya pang pag-uusapan yan. Pero saludo ko sa inyong dalawa ni Kumaring Malu. Ay, napakaraming mga viewers and listeners namin sa radio at sa aming social media platform. Katulad dito, meron din kaming social media sa pamamagitan ng Facebook. Yan. Hanapin nyo lang yung DZRH News. Yan. Yeah. Kumusta mo kay Kumaring Malu, ha? Yes, makakarating, Chairman. Yes. At mga kaibigan, ito ang programa ho na base ho dun sa introduction ho natin ay gagamitin natin para sa ganun ho ay maidala natin yung mga maganda mga balita, partner. Kasi yes, ang dami mga nangyayaring magandang kwento sa loob ng kooperatiba sa ating bansang Pilipinas. Napakarami mga kwento ho dyan na isang napakalaki, napakalit na kooperatiba ngayon ay bilyonaryo na. Yes. At ang isa dyan, partner, yung ACDI Multipurpose Cooperative. Oh, saludo tayo dyan. Oh, na pinamumunuan ni Retired Major General Gilbert Lianto, na siya pong tumutulong sa atin, na tumulong para may tayo itong istasyon na ito. Palakpakan tayo dyan. Palakpakan dyan. Palakpak ba tayo
Diyan wala pa, no? Wala pa, hindi ko pa naisama yung palakpak dito eh. Oo, kaya maraming maraming salamat sa ACDI. Sa lahat ng mga tumulong din sa amin para mabuo ito. Yeah, kasama na po ang buong board of directors so yes. ng ACDI, yung management. Yung management na pinamunuan naman ho ni President Gaite. No? Hmm. Si Ogie Gaite na isang retired Brigadier General. At sa mga susunod na programa ay palagi po natin sila masama dito sa programa. Dahil ang objective naman natin na partner ay kung sino yung mga malaki mga kooperatiba, imbitahin natin para sila ang magtayong inspirasyon yes. sa mga maliliit, di ba no? Huwag nilang ipagkait yung kanilang kaalaman. Pwede nilang diba, ibida yung kanilang mga tama. Programa din na at, pwedeng gayahin o kaya parang sila magiging model doon yeah. sa mga nagsisimula pa lang. Kanina di ba nabanggit ni President Gaite na sila ay nagpapahiram ng mga accountant. Dami ng accountant ng ACDI partner. Sila pala yung tumutulong talaga. At saka sila yung pinakamaraming adopted na mga micro cooperatives sa buong, more than 20 cooperatives na. Naku, dami. Ang kanilang adopted, sinusuportahan yan, pinuprovide ng mga accountants sa training and sa pagtatayo ng sa management kasama rin yan. Hmm. At nakasama tayo doon sa mga adopted na yon. Kaya tatay natin ACDI. Oh, tsaka so, kanina yung very inspiring din yung ating bisita kanina, yung Tagalan Bank. Oh. Na kaya nilang magpa-utang sa mga kooperatiba. Yeah. Yan pala partner, dapat antabayan ng mga taga-subaybay natin dito sa ating programa na kung kayo po ay gusto nyong palawakin ang inyong kaalaman sa kooperatiba, ito po yung nag-iisang istasyon, nag-iisang programa na inyo pong kapupulutan. Dahil dito ho ay alam naman natin kooperatiba partner, nandiyan yung lahat ng government agencies, especially na si Presidente doon sa kanyang last na zona, binanggit yes. niya. Mm-hmm. Oo, binanggit talagang, niya. Talagang binigyan ng kahalagahan ang kooperatiba. Na gagamitin yung kooperatiba partner, palalakasin ito para masuportahan yung mga maliliit na mga kooperatiba at saka makapag-organize para gamitin sa pagpapalawak ng ating agrikultura sa ating yes. bansa. Mm-hmm. And sa and speaking of agriculture, anong mga nakikita mong problema sa agriculture partner? Nako, na yung iba tinatamad na magtanim. Oh, bakit? Diba? Oh. Tapos kasi pag inani naman, wala namang kikitain. Tama 'yon, diba? Ano? Parang binibili ng mura yung kanilang mga palay, halimbawa, yung mga rice planters. At yung mga sugar planters, hindi lang sa rice, ha? Pati yung mga sugar planters, umiiyak din. Dahil napaka... Bandang araw, on behalf of the... ...ng asukal. Yung asukal. Actually, dyan sa... Batangas, kung hindi ako nagkakamali, ang asukarera, di ba, no? Kaya yung mga nagtatanim doon ng sugar. Mga tubo. Mga tubo. Naging tuna, kawawa yun, partner. Yun kasi eh. talagang doon sila umaasay. Doon nila kinukuha yung hanap buhay nila yung pang-araw-araw and then all of a sudden, biglang nagsarado. At ito ang dapat na tutukan ngayon yes. ng ating gobyerno. Paano natin i-inspire ulit yung sektor ng agrikultura at ang nabanggit ka ni Presidente dito. Basahin ko lang, partner, ha? Yes, kasi nakuha ko, yung sabi niya dito ay... ni Presidente na dito eh. Sabi niya, ipinagbuklod natin ang mga magsasaka sa magitan ng farm and fisheries clustering at mga livestock multiplier farms. 300 clusters na ang ating natukoy na binubuo ng halos 900 kooperatiba. Ganun kadami ha. Binubuo halos 900 kooperatiba at may lawak na may 200,000 hektarya ng bukirina upang mas mapabilis at mapadali ang pagbuo ng kooperatiba, kakailangan natin ang suporta ng Kongreso yes. na maamyendahan ng Cooperative Code. Yan. So, kailangan pala talaga palawakin pa ang mga programa ng kooperatiba para matulungan yung mga maliliit na sektor, lalong-lalo na sa agrikultura.
Oh, sabi ni presidente ay mayroong dapat amyendahan yung cooperative code. So may dapat na baguhin. Kasi kanina naging kasama rin natin dito si ASEC Santos, former ASEC Santos ng CDA. At nabanggit niya nga na yung existing ngayon na cooperative code ay hindi na siya talaga nakakaagapay. Hindi na siya makakoop up dun sa current requirement natin. Like for example, may nagbanggit siya yung board of directors na lang, ilan ang requirement? 15. So tama nga naman sa 15 tayo, naranasan natin yan Board of directors, parang wala na tayong ilalagay doon sa mga committee. Di ba? Ano, wala na sa management. Kasi ang dami mong gawin pero kakaunti lang ngayon. So paano nga naman mo makukomply yung requirement ng cooperative ng araw na dapat on behalf of the board ay hindi na siya nasa management, di ba no? So talagang mahirapan ho tayo. Kaya ang sabi, babaguhin natin yan. Pangalawa, yung capitalization. Yes. Yung kung hindi ako, basta maliit lang yung capitalization na yan, na yung capitalization na yon kahit na sari-sari store, ay di ka makapagtayo. Kaya ngayon ay lalakihan yon para talagang maging matagumpay ang kooperatiba sa bansa. Dahil dapat maintindihan natin na ang kooperatiba ay isang negosyo talaga. Di ba? Saka mga gustong sumali sa kooperatiba ay pwede kayong sumangguni kung may mga alam kayo mga kooperatiba sa inyong lugar para kahit papaano kung kayo naman ay isang magsasaka, matutulungan din kayo ng kooperatiba sa inyong lugar. Yes, pero partner, pwede bang isisingit natin yung mga greetings natin dito? Sino bang nakahanda ng babati sa atin dyan, Romuel at kay Joben? Sino po pwede na natin dyan? Si Chairman muna kayo unahin natin. Ano? Si Chairman retired Major General Gilbert Yanto, ang patron ho ng aming station ngayon. Kaya kami ngayon, ganda ho ng opisina namin dito. Pati doon sa pagkain natin kanina, support. Actually, partner, nagpabili din ako ng tayo, lunch. Ano? Yung breakfast natin, only to find out, mayroon palang libreng pinadala sa atin dito. Kaya, sir, maraming salamat, sir. Uulitin-uli. Yeah. Okay. So, sige, play natin yan, pagbati ng aming chairman. Kami sa ACDI Multipurpose Cooperative, kasama ang buong puwersa ng National Alliance of Cooperatives, ay buong pusong bumabati sa Philippine Media Network Service Cooperative. Sa nakatakdang pagbubukas nito ng kauna-unahang Coop Virtual Radio and TV Station sa buong Pilipinas. Sa ating mga kasamahan sa kooperatiba, tangkilikin po natin ito dahil atin ito. Yes, yan po ang ating chairman ng ACDI, no? At sinasabi niya na sa mga nakikinig pong miyembro ng kooperatiba ngayon, tangkilikin natin ito sapagkat atin ito. Yes. Diba, no? Atin itong kooperatiba na ito. Okay. Yeah, so, ihanda niyo rin yung iba pong mga nagbati dyan. Hindi mo maaari na ito ay mapakinggan din namin dito yung pagbati kasi para at least ma-manage namin kung kailan kami papasok din. Pasensya na ho kayo at may mga kaunti pang adjustment na ginagawa. But ito ho ay para po sa ikagaganda ho ng ating mga tagapag-subaybay sa ating pong programa. So partner, may mga gusto ko bang batiin bago tayo magpatuloy? Yan, batiin din natin si Netan. Watching from Central Luzon, sabi niya, good afternoon po. Yan. Si Netan. Netan. Yeah, maraming salamat Netan. Talagang ito ay follower natin ito. Maski doon sa ibang programa natin sa DWIZ at saka doon sa programa natin sa 99.9 GVFM dyan po sa Batangas at 792 kHz dyan po sa Pampanga.
Ito po ay doon sa mga nagtatanong, mayroon din po akong programa 5 to 6 sa tatlong radyo ho, and then 7 to 8 kami nila Andy Vital, Emil Carrion ay may programa din po doon sa DWIZ. Ang title ng programa namin ay Up Up Pilipinas. So yung ituloy lang natin partner yung tungkol sa agrikultura, no. Ngayon kasi medyo gustong tutukan ni presidente talaga yung sektor ng agrikultura. Agrikultura. Oo, at alam ko ang kasama diyan hindi lang naman yan yung announcement niya eh, kundi kasama rin diyan pati yung pondo niyan, no. Kaya lang ang nakakatakot dito partner, kung ibibigay mo yung pondo na yan doon sa mga organization na kulang ang training at hindi masyadong organized, matutunaw lang yan. Yes. At hindi siya makakatulong talaga sa sektor ng agrikultura. Kaya dito natin gustong sanang i-recommend sa Department of Agriculture na baka pwede ho talaga na inyong tingnan na maging partner ninyo, yung mga partner. Kasi kung hindi natin pangangalagaan itong mga magsasaka, mga farmers natin, eh wala, aasa na lang tayo. Aangkat-angkat na tayo ng mga pagkain natin. Kaya in the long run or in the end, talagang wala na tayong mga palay dito sa atin. Wala na tayong mga tanim sa sariling atin. Kaya aasa na tayo. Kung mataas din yung angkat natin, kawawa na naman tayo. Oo. Alam mo, tama yun. Mabuti na banggit mo yan, Nocia, no? Kasi ako is anak ng isang magsasaka. Yes. At alam ko talaga ang problema dyan sa agrikultura na yan. Specialist sa mga nagtatayim ng palay. Nung unang kasing panahon na yung sinasaka namin ay malaki pa, 3 hektarya, 4 hektarya, kina-afford pa kami magbabili ng mga makinarya, yung traktora na pang-cultivate, di ba? Pang-araro. Pang-araro. Pero dahil sa, hindi ko naman sinasabi na mali yung agrarian reform program natin, pero kaya na po ang magsabi. Yung sinolche maraming pag-aaring lupa. Sabi na, 50 hektarya. Hati-hati ngayon sa 3 hektarya. Ako ngayon is naging tenant mo, obligado kang bigyan ako ng 3 hektarya. So okay lang yun, kasi, binigyan mo ko ng 3 hektarya. Kaya lang, meron akong anak na 6. Yes, diba, pwede no? Mga paghahati. Sa second generation anak mo ngayon, ilang natira? Tingkakalahating hektarya. Wala na, napakaliit. Na. Napakaliit, di ba? No? Ngayon, 15,000 or 10,000, minsan nalulugi pa. O sa ilagay na lang natin sa 15,000 ang kita bawat isang hektarya. Di ba? No? Dahil tumaas na yung presyo partner ng ano ngayon eh, ng bread sure, ports. Laki na niya talaga. Yan. Kaya ang baba na ng kinikita ng mga magsasaka ngayon. Ngayon, bawat chemicals, yan. Kaya ang baba na is 15,000 ng mga magsasaka. 7,500. 7,500. Oh, di ba? Ngayon, chemicals, yan. Kaya ang baba na is 15,000 ng mga magsasaka. 7,500. 7,500. Oh, di ba? Ngayon, chemicals, yan. Kaya ang baba na is 15,000 ng mga magsasaka. 7,500. Bawat sa gitna ng... Oh, di ba? Ngayon, chemicals. Yung baba na is 15,000 ng mga magsasaka. 7,500. Bawat sa gitna ng... Oh, di ba? Ngayon, chemicals. Yung baba na is 15,000 ng mga magsasaka. Manipis. Manipis lang. So lahat 'yan dadaanan mo 'yan pagdating mo sa kabila.
ihilahin mo yung araro mo, ibabalik mo na naman. Oh, yes. Oh, meron talaga, dapat makina na. Oh, hindi katulad ng traktora na malapad yung kalaykay niya. Yung, yes. Oh. Oh. Pero ang gobyerno naman, hindi naman na nagpapa... Hindi naman nagpapabaya. Actually, Mayor, nakikita ko yan sa mga kooperatiba. May mga hawak na sila, mga traktor. May mga ano na sila. Yun, malaki ang tulong ng kooperatiba sa mga magsasaka. Okay. Ready to play na daw si CDA sa ating pong launching ng ating ng araw, on behalf of the Legal Affairs Service, the Cooperative Development Authority, and as its Deputy Administrator, I want to convey my warmest greetings to our newest partners and instruments of nation building, the Philippine Media Network Service Cooperative, or the PMNSC. This official launch of your virtual radio and TV station signifies your readiness in disseminating information and through which you can be our strong ally in the Legal Affairs Service. So the PMNSC's goal to provide media public relations and advocacy support to the cooperative movement in the Philippines, as well as other well-meaning organizations, be they government or private, is something that we will certainly benefit from in getting the widest reach to apprise the public of the Legal Affairs Service outputs, such as legal developments and other relevant matters relative to cooperative laws. So most importantly, by partaking in the cooperative movement's cause as a radio and TV station, we hope that you will be one of the platforms where the voice of the 20,072 cooperative across the Philippines as of December 2022 will be heard. Thank you so much for including the CDA's Legal Affairs Service as part of your launching, and may this be the start of a fruitful partnership and future engagements. Thank you so much. Okay. So, napakinggan mo, Noche, 20,007 of December last year, si Attorney Leia Banagihan ng Cooperative Development Authority. Ma'am Leia, maraming salamat po at kayo po ay bumati sa ating pong launching sa pagsimula ng ating kooperatiba. So kung mayroon pa mga bati diyan ay i-play na lang natin ano ho. Sa so nasaan ba yung pinag-uusapan natin na Brother Noche yung tungkol sa mga agrikultura. Agrikultura kailangan natin na inspire. Bakit natin kinakailangan inspire at yung kayo mga magsasaka ay para bumalik sila sa ating pong launching sa pagsimula ng ating kooperatiba. So, paano gagawin niyan? Mayroon pa mga bati diyan ay i-play na lang natin. Baka pwedeng i-consolidate sa yung mga maliliit. So nasaan ba yung baka pwede ito yung ipasok sa isang kooperatiba para sa ganun ay masuportahan ng gobyerno yung traktora. Ang gobyerno, I think, is very much willing to help. Kaya lang dapat mag-organize tayo. At ito ang magiging papel ngayon ng ating programa na inspire na there is opportunity, future in cooperative. So, ang kinakailangan, mayroong araw-araw na nagsasalita about cooperative. Diba, no? Naalala ko nga before, nung ako'y nasa probinsya, ang Department of Agriculture nagpapahiram ng baka. Yung dispersal, ang tawag doon. Brahman na malaking baka na mag-asawa, okay. Pinapahiram. Ngayon, pag nanganak yun, yung anak, iyon na. Tapos yung mag-asawa, balik mo na. Meron ganun. Ngayon, alam ko meron pa rin ganun sila. But hanggang anyway, yun ang tututukan natin dito. Yeah. Alamin natin, i-inventory natin yan, Brother Noche, kung ano mga programa mayroon ng Department of uh,
agriculture, no, para sa mga magsasaka natin, especially ng kooperatiba, because ang kooperatiba ay isang organisadong grupo na nagkakaisa para mag-conduct ng negosyo. At bago naman sila na-organize, may mga training orientation. Natatandaan mo, Brother Noche, nag-attend tayo ng isang araw na. Dumanas din tayo dyan eh. Okay. Kaya kung kayo ay gusto nyong may matutunan pa kayong kaalaman patungkol sa kooperatiba, pagsasaka, kasi yeah, lahat ho yan, ituturo ho yan ng kooperatiba. Ayan, yeah. May mga training sa tayo, seminars na gagawin. Kaya tutok lang kayo dito sa aming Coop Radio and TV. Yes, meron pa tayong isang pagbati dito. Galing kay Senator Juan Miguel Subiri, yes, ang ating pong Senate President. Okay, i-play po natin yan at respetado po natin yan si Senator Subiri. Philippine Media Network Service Cooperative, and congratulations on the launch of the PMSNC virtual radio and TV station. As a longtime advocate of the national cooperative movement, I am very glad to see our media community forming a major cooperative of its own, through which you can take care of one another and help each other build a stronger, more united media sector. I always say that cooperativism is about helping the Filipinos help themselves. And I have every faith that this will be true for you. I also have faith that by supporting one another, you will be able to produce even better journalism and broadcasting for our people as vital agents of social civic awareness, information, and education. I wish you all the best as you launch this journey into radio and TV, and I assure you of my constant support for our cooperatives and for our media sector. Again, my warmest congratulations, and may God bless you all. Okay, mga kaibigan, yan po si Senator Juan Miguel Subiri, ang Senate President. Yeah, so yun ah, talagang kanyang ipinapahayag yung kanyang pag-suporta sa sektor ng kooperatiba. Napaka-importante na may ganyang klaseng mga assurance, di ba, Noche, no? Kasi ang ikakatagumpay natin ay hindi lang naman talaga tungkol sa pondo na ibibigay ng gobyerno, kundi yung mga polisiya. Isang ballpen at saka papel lang yan na mapalago pagpapalakas ng ating kooperatiba sa ating bansa. Oo, kaya kailangan ho yan ng ating kooperatiba, si Senate President. Yeah. Juan Miguel Subiri. Parang lilipat na dito ang Senado partner sa Taguig. Magiging malapit na sa atin. Oo nga, dito sa may Ususan. May ano. Nadadaanan mo yan, di ba? No? Sa may bandang BGC lang ata. Tama yan. Okay, so yan mga kaibigan, napag-uusapan nga namin yung tungkol po sa agrikultura dahil yun nabanggit ni Noche kanina na paano nga naman yung ibang bansa kung hindi na sila magbebenta ng pagkain sa atin, kasi yung pagkain nila ay sapat lang doon sa kanilang population, di ba, no? At dapat maintindihan natin na ang epekto ho nitong climate change nito ay sa pagkain. Oo. At kung ito ay merong epekto ho sa ibang bansa, no, pwedeng mangyari na ang kanilang mapoproduce ay maaaring kulang pa sa kanilang mamayan, di ba, no? Lalo na kung dumadami din yung kanilang populasyon. Tama ka. Di ba? Ngayon, kung tamang-tama lang sa kanilang mga mamayan yung kanilang napoproduce na pagkain, paano ngayon si Juan de la Cruz? Correct. Paano tayo kakain ngayon? Kaya ngayon ang dapat tutukan talaga itong sektor ng agrikultura, kasi kung kahit na may pambili tayo, wala naman tayong mabili. No? Pambili nga tayo, wala naman tayong mabili. Wala tayong mabilhan. Paano na? Di ba? Kaya ang ano dito, mas malalim na strategy talaga. Na yung sinasabi ko na
baka ito ay naisip na rin ng gobyerno, yung consolidation ng maliit na mga lupa para ito ay maging productive. Kasi kung iaasa mo yan doon kay Noche na ang pag-aari niya ay kalahating ektarya, talagang you cannot force him to plant, to maintain farming, di ba? Maintain the farming. Kasi bakit? Ikikita ka, logi ka pa pag inabot ka ng Bagyo ngayon. Correct. Tsaka yung may mga nakausap din ako na mga may mga anak anak na mga farmers, hindi ayaw na nila pagtrabahuin yung kanilang magulang. Dahil naa-awesional na yung mga anak, ayaw na nila pagtrabahuin yung kanilang magulang. Parang naaawa ba? Tay, tumigil ka na dyan sa pagsasaka. Dahil tapos na kami, professional na kami lahat. Alam mo, dyan din ako nalulungkot, no, Chesaka. No? Dahil, dahil kayo ay mga professional na. Yes. Di ba, no? Dapat, the more na ini-incap, attractive naman sa bata. Mm. Pero, paano gagawin attractive yan? Papasok yung gobyerno. Mm. Di ba, no? Hindi yung pagkatapos mo ng kurso sa agrikultura, pag-graduate mo, wala kang mapuntahan. Di ba, no? Mm. Kasi, diniscourage na natin yung iba't iba mga industriya na mayroong kailangan sa agriculture. Kasi yung agrikultura, sektor ng agil na. Bumal na. At isa pa dyan, i-discourage din natin yung mga farmers na huwag naman kayong magpadala doon sa pangguguyo ng mga developer. Yan. Yan. No. Kasi baka mamaya, later on, yung sakahan, eh, isa na yung village. Pero okay, diba? Lang naman yun. Ako personally, nirespeto ko naman yung mga lahat, kanya-kanya tayo. No? Pero ako personal na sa conversion ng mga lupa into industrial at saka subdivision na sa tingin ko ay baka talaga hindi natin may iwasan. Kasi bakit? Marami kasi mga kabayan tayo na galing sa mga rural area dahil wala nang sila sa Metro Manila, pumupunta sila sa mga urban area, nagtatrabaho sila sa mga opisina na. Ngayon kung hindi magbubukas ng mga subdivision ngayon, they will end up sila ay magdi-desire, magkakaroon, mag-iisip sila, mag-aspire sila na magkaroon din ng bahay. Kaya ngayon, ang gusto ko lang siguro dapat pagtuunan natin pansin, no? Dahil doon ng mga lugar, ang dami mga idle lands. Baka yun ang unahin natin. May parte ng dito may sa San Fernando, sa parte ng Florida, punta doon sa bundok. Walang karamihan, walang idle lands. So, ang ibig sabihin niyan, ang dami pa mga bakanting lupa na pwede nating ma-develop na isang intuan ng pagkain. Yes. Okay. Nandiyan dyan, partner, sino yung next magbabati sa atin? Siya sa ginagalang din nga senadora na si Senator Risa Honte. Pakinggan natin yung kanyang pagbati sa atin. Sige, patong pa Mama Honteveros. Magandang araw to our friends in the print, broadcast, and online media from the Philippine Media Network Service Cooperative. Congratulations, first of all, on the debut of your cooperative and its flagship initiative, the Cooperative Virtual Radio and Television Station. Napakaganda ng proyektong ito na upang maabot pa ang mas maraming kooperatiba at maiparating ang mensahe ng kaunlaran. We can inspire others by highlighting through our virtual radio and TV stations the wins and failures of our cooperatives. We can show how cooperatives help people and their communities in a good way, which can start a chain reaction of change and encourage more people to work together. This project can also help spread knowledge within cooperatives by giving people a place to talk
about best practices, new ideas, and experiences. This sharing of ideas can lead to more efficiency and productivity, as well as a better understanding of how cooperatives and their members can help alleviate poverty among our communities. By sharing stories of cooperation and mutual respect, we can all work together to make the world a place that celebrates differences, promotes understanding, and grows peace. Umaasa ako na magpapatuloy pa ang magandang adhikain ng inyong samahan at mapaunlad pa ang mga kooperatiba, ang inyong mga miyembro at pamilya. Maraming salamat at mabuhay po kayo. Yon, mga kaibigan, palakpakan po natin si Senator Risa Hontiveros, isang respetadong senador at isa po sa mga nagbatiho sa atin sa pagbubukas ng ating Coop Virtual Radio and TV. Tama yun, ano? Na ang kinukongratulate niya tayo kasi sinasabi niya na ito yung platform na magsisilbi na parang venue siya para pag-usapan yung mga panalo natin, yung mga tagumpay natin sa kooperatiba. At kasama na yung mga failure natin, di ba? No? Di ba? Ganun naman eh. Hindi pwedeng lahat kabutihan. Dapat yung mga nakita nating problema, pag-usapan natin para matroubleshoot. Di ba? Matroubleshoot yan. At baka mapag-usapan, ano yung government agency ang pwedeng tumulong para ito ay lalo pong lumakas sa yan, mga kaibigan, ang ating pong mga nagbatiho sa ating palatuntunan. So, doon ho sa mga nakikinig po sa ating palatuntunan, hanggang alas 3 pala tayo dito, no, sa programa natin. Pero mamaya ho ay makasama po natin yung mga taga CDA at ilang pong kinukontak kasi napakahalaga na sila ay maisama po natin sa programa natin para makita natin ano ba talaga yung direction ho ng kooperatiba natin sa bansa. Paano natin ito palalakasin? Kasi ngayon, partner, super laki na. Yung kanina ay sabi niya ay nasa 20,000 plus. Oh, 20,000 plus na. Wala pa namang 21,000. At lalong lumalaki yan. And especially with the pronouncement of the president na magkakaroon ng pagbabago ho doon sa tinatawag na cooperative code, yung CODA, para maging responsive ito doon sa pagbubukas pa ng kooperatiba na tutulong sa pagpapalakas ng sektor ng agrikultura. So partner, meron pa tayong babati dito, si Assistant Secretary Abdul Salam Ginumla. Pakinggan po natin. Isa pong pagbati at pagpupugay sa mga kasamahan natin mula sa Philippine Media Network Service Cooperative. Ang programa nito ay malaking tulong sa advokasya ng aming ahensya, Cooperative Development Authority, lalong-lalo na sa kilusang pangkooperatiba sa pagpapalaganap ng mga plano upang uunlad at magkaroon tayo ng mapayapa, maunlad at matiwasay na pamumuhay sa bawat mamamayang Pilipino. Ang tamang impormasyon at paghatid nito sa taong bayan ay isang tulay tungo sa kaunlaran. Naway ang programa ninyo ay makadagdag sa pagtulong sa pag-unlad ng ating ekonomiya at matamasa ang kalidad ng buhay ng ating komunidad. Asahan ninyo ang aking buong pusong suporta sa inyong programa at mabuhay kayong lahat. Mabuhay ang CDA, mabuhay ang Cooperative Movement sa Philippines. Maraming salamat po.
Okay. Yun po si Assistant Secretary Abdul Salam Ginomla ng CDA. So siguro sa mga tabay lang natin yung Assistant Secretary iba, no? Na kung sila ay makakasama sa programa natin para kahit paano sa unang paglipad, unang araw na paglipad ng ating kooperatiba, yung Coop na radio and TV natin, ay nakasama yung administrator at saka chairman ho ng CDA. At kami ho ay nagkukumit na ito pong ating platform na ito ay gagamitin po natin para itulong ho sa magandang adikain ho ng ating kooperatiba, especially na ito ay nabanggit ng ating Pangulo na palalakasin ho yung mga kooperatiba nito. Ang sabi niya, upang kooperatiba, kakailanganin natin ang suporta ng Kongreso na maamyendahan ang kooperatiba code ng Pilipinas. Ano to, Brother Andy? Kumbaga ito instruction. Yung ang kagandahan kasi sa sona ng ating Pangulo, pag nagsalita yan, no, ay parang instruction na yan eh. Di ba? Parang guidance na yan sa lahat ng mga ayos ng gobyerno. Parang, di ba, no? Parang mandato na yan. Kaya mandi niya. Kaya actually, pagdating ng sona, yun ang inihintay. Di ba, no? Yes. Yung lahat ng mga sektor naghihintay na sana mabanggit kami dyan eh. Kasi alam nila na yung pagbanggit ng presidente yan eh, na ito ang gagawing reference ngayon nila para pagalawin yung iba't ibang mga government agency. At the same time, yung mga government agency, gagamitin din itong reference para mag-formulate din sila ng mga programa, mga proyekto, mga activities na mag-align dun sa or mag-ooperation. Post ng SONA, meron talaga mga post-SONA cabinet meetings. O kaya kada departamento, meron silang importanteng post-SONA meeting. Ano ang focus doon? Kung anong binanggit ng presidente sa SONA tungkol sa departamento nila, yun ay magiging mandate, magiging direksyon ng departamento. Tama. Kaya kung anong binanggit ng presidente, utos na ngayon, na you have to implement, planuhin mo, strategize, step by step, i-assign mo sa mga taong concerned at bumuo ka ng plano based on the statement na galing sa SONA. Yun ang meaning yan. Yung palang dahilan kung bakit halos lahat gusto nila na maisama ni Presidente sa SONA yung kanilang mga sektor kasi tama inabanggit mo, Brother Andy. Utos yan eh. Oh. Order yan. Yan yung utos na. Yeah. Parang kautusan na yan. Kaya pati yung NTF-LCAC, di ba? Gustong-gusto nilang maisama rin yung NTF-LCAC. Because alam nila, ito yung utos ito. Yeah. And doon sa mga binanggit ni Presidente doon sa last zone niya, ang tingin ko lahat yun ay nagko-complement doon sa direksyon ng National Task Force. Kasi yung NTF-LCAC ay slot yun eh. Oh, diba? tsaka mismong narinig ko Barangay Development Program which is NTF-LCAC ang nagpapatupad. Meron dong reintegration plan general na sinabi ng presidente. Puro yun kasama dun sa mga programa ng mga ahensya na kasama rito sa Task Force on to End Local Communist Conflict. Kaya ano na yun eh. Kumbaga, implementation na ang kailangan dun eh. Kasi sa SONA naman, ang SONA, speech yan, sinusulat, tinahanda ng presidente, consultation dun sa speechwriter. Pero yan, hindi yan ipapadistribute sa mga departamento kaagad. Kaya pag binanggit yan, pwede, ginamit na yan sa SONA, yun na yun ang magiging, eto na ang order ng presidente. From the time na binigay ang SONA, dapat ang gagawin ng mga departamento, planuhin nyo na kung ano yung mga nabanggit dyan sa mga departamento ninyo, kayo na ang bahala mag-implement dyan. Kasi siguradong sisingilin sila ng presidente. Magtatanong tama yun. Oo. Kasi pangalawa,
since iyan ay dokumentado at commitment ng presidenteng binitiwan niya sa publiko, yung nakikinig yung buong Pilipino yan eh, pwede siyang singilin, di ba? No? Ang media nandiyan, nakabantayan eh. Di ba, President, ito binanggit mo to nung last sona mo, ano bang nangyari? Bakit nag-iba? So ganun yan eh, yan ang konsepto ho, ng, yan ang importance ho ng mga binabanggit ng presidente ho sa sona. And based ho dito sa last na sona ni presidente, napakadami talaga ang gustong gawin ni presidente ho dito. At ang kinakailangan dito, nabanggit na rin namin to ni Andy Vital, na support ang kinakailangan dito, ano? Oo. At yung sa ating mga kababayan 'yon, kahit ordinaryong mamamayan basta marunong magsulat, makakakita ka diyan ng mga Pilipinong habang nakikinig, nagte-take notes. Para din mga reporter 'yan eh, naglilista. Uy. Nasabi, nabanggit dito yung ganitong klase ng programa, interesado ako dyan. Kaya pagdating ng panahon, magtatanong yun, ano bang nangyari dito sa binanggit ng presidente sa SONA? Bakit wala nag-follow up? Pagka tumagal, mapipinpoint mo kung ano yung ahensya o departamento na hindi gumawa ng according to the president's direction. Oo. Kagaya nito, yung sinabi na upang mas mapabilis at mapadali ang pagbuo ng kooperatiba, kakailangan din natin ang suporta ng Kongreso. Na ibig sabihin niyan, instruction to, utos doon sa CDE na makipag-coordinate sa Congress at sabihin ano yung mga pagkukulang dito sa existing natin na cooperative code. Madali ang pagbuo ng kooperatiba sa Pilipinas kasi ang pananaw niya, yung kooperatiba ang gagamitin para gatungan yung mga kinakailangan ng economic activities or tulong sa sektor ng agrikultura, Brother Randy. Parang ganun nga. Incidentally, General, ang sabi nga ni Asik Abad Santos, bang nandun tayo sa holding room, baka si chairman ng CDA ay makausap natin sa Zoom. At least dalawang opisyal ng CDA bago tayo magtapos ng ating inaugural broadcast ngayon. Para malaman natin kung ano yung direksyon naman ng CDA in pursuit dun sa binanggit ng presidente. Marami dun talaga tungkol sa cooperativism. Yeah, oo. At ako naniniwala din ako, Brother Andy, na ang kooperatiba ho talaga ay susi sa pagpapaunlad ng ating bansa. Maging sa anong klaseng sektora, susi yan. Pero bago natin ipagpatuloy, meron tayong mga pagbati na bibigyan po natin ng daan. Nandiyan po si Assistant Secretary Virgilio Loysaga. Magandang umaga po. Ako po si... Hindi Loysaga, Lasaga. Si Virgilio Lasaga. ASEC Virgilio Lasaga. Hindi Loysaga yan, ha? Assistant Secretary Virgilio Lasaga, papagalitan tayo dito ni ASEC Lasaga. Parang hindi natin kilala, no? So, go! I do believe that PMNSC can always promote the viability and growth of the cooperatives all throughout the nation. This is Assistant Secretary Virgilio Boy Lasaga of the Cooperative Development Authority. Thank you. Naalala ko si ASIC Boy, ano yan eh, sa Philippine Medical Association. Kasi doktor din yan eh. Mm-hmm. Very active din sa ginagawang mga efforts ng PMA. Lalo na dun sa disaster relief at saka mga medical mission. Laging presente yan si ASIC Boy. Itong dalawa, no, ang talagang napaka-visible sa media, ito si ASIC Lasaga at saka si... ASIC Abad Santos, di ba, no? Yes. Kaya kita mo naman na anytime pwede mo silang hilahin eh at pwede mo sila na imbitahan na magsalita sa radyo eh para mag-report sa ating mga kabayan. Alam mo, Kaandi, ito yung mga kinakailangan natin sa gobyerno eh. Very willing na mag-report sa tao kasi dapat maintindihan nila sino ba ang boss talaga nila. Bilang public servant, ang boss nila ay yung mga tao. At kung ikaw yung boss, gusto mo, alam mo yung nangyayari doon sa mga tao mo. Di ba? No? Totoo. Yung sinisulduan mo. At kung kayo ay sinisulduan ng gobyerno,
So dapat ay dapat bukas naman kayo doon sa pagbibigay ng ulat. Ito yung gusto kong i-commend kina Asik Lasaga at Asik Abad Santos. Meron pa tayong isang pagbati ho galing kay President Bong Casinyo. Magandang umaga po. Ako po si Bong Casinyo, ang General Manager ng Bahagi Capit Bisig Multipurpose Cooperative, na sa ngayon po ay tagapangulo ng Public Utility Cluster dito po sa Region 4B, Mimaro. Binabati ko po ang Philippine Media Network Service Cooperative sa inyo pong pagkaka-launch at asahan po ninyo na kami dito bilang mga transport cooperative ay buo po ang pagsuporta sa inyo. Maraming pong salamat at mabuhay po kayo. Okay mga kaibigan, yan po si Pangulong Bong Casinyo ng RCO. Hindi ko na ko kung ibig sabihin ng RCO. No? But anyway, siya po ay presidente ho ng isang kooperatiba. Di lang natin nakuha yung kanyang eksaktong pangalan ng kanyang kooperatiba. So yung balikan ko lang partner, Brother Andy, yung nabanggit ko kanina, na sa mga nasa public service ho, dapat maunawaan natin na yung ating mga kabayan ay nangailangan po talaga ng ulat. At sana ho ay bigyan nyo ng oras yung ating mga kabayan na maintindi nila kung ano yung ginagawa po natin sa gobyerno. So sana ho ay from time to time ay tayo na ho ang magkusa na tayo ay mag-ulat ho kung anong ginagawa natin. Para at least yung mga nakikinig naman Brother Andy ay ma-locate nila kung saan nila pwedeng malaman nila kung saan nila pwedeng i-locate yung sarili nila para makatulong sa mga programa ng gobyerno. Diba? Totoo. Naalala ko lang kasi galing ako sa isang commercial station. No? Sa mga commercial stations, hindi ko naman sa nasabing yun ay mali. Kasi kalakaran na yan eh. Ang mga government officials, pati na nasa mga corporate officials sa mga pribadong kumpanya, hindi sila basta-basta lalapit sa mga commercial radio stations o TV stations para mag-ulat, magbigay ng kanyang ng report, ng accomplishment ng kanilang ahensya. Bakit? Kasi baka may expenses involved, di ba? Kumbaga, sa mga commercial stations, hindi ka basta-basta papasok unless meron kayong usapan. Usually, ang mga commercial stations, sumisingil din ng public relations cost dun sa mga public information officer, public affairs officer ng mga departamento o ahensya ng gobyerno. Kaya may mga tagapagsalita ng gobyernong nag-hesitate o kaya sabihin natin ayaw lumapit dun sa mga commercial stations. Kami rito sa Coop Radio TV, pwede ho kayong lumapit anytime. Di ba? Basta naman may oras tayo, pagbibigyan namin, pagka-importante yung report. Tama ba, Chairman Jerry? Tama. Pag-importante yung report at nauukol para sa bayan, eh, walang dahilan para yan ay hindi marinig sa Coop Radio TV. Kaya ito yung pagkakataon ninyo. Kung kayo ay nahihirapan sa mga commercial radio stations na lumapit, dito kayo pumunta, magpadala lang kayo ng tamang impormasyon. Siyempre, ang impormasyon ninyo, dapat marunong na rin kayo mag-package kasi mga information officers na rin kayo. Kung hindi kayo marunong, ang PMNSC ay handa pong magbigay ng guidance o kaya training nga ang balak natin, di ba, Chairman Jerry? Kahit po mag-train kami ng mga public information officer, public affairs officer no, sa mga departamento ninyo, gagawin po namin yan para lang mas mapaganda ang laman ng media na nauukol sa development ng ating bayan. Pwede pala natin, tama yan ano, yung magandang idea yung nabanggit mong yan ka Andy, na tingin ko ay magugustuhan din ito ng CDA. Kasi nabanggit kanina ni former ASEC Abad Santos na ang CDA ay parang walang tumatay yung public information officer. Yes. And at the same time, napansin ko rin yan na sa mga kooperatiba ay gano'n din ang setup, wala ding
tinatawag na public information officer. Meron silang marketing. Pero yung marketing nila is about their products, about the services they offered para sa mga members nila. So sa ngayon, para talagang very distinct yung function ng public information officer, maganda yung idea mo, ka-Andy, na mag-conduct tayo ng training talaga pala, no? Oo. At siguro, yung training na yon ay pwedeng bawat isang kooperatiba, isang representative, tuturuan mo na rin na magsulat, tuturuan na rin na mag-report, at pagdating ng panahon, ito na ipoprovide natin na platform. Tama. Di ba, no? Pati na public speaking, ano bang gusto niyo malaman? Pagsusulat, meron ho kaming expertise dyan sa mga member namin. Pagsasalita sa harap ng pay, kinakabahan pa o kailangan ba ninyo mag-improve sa skills niyo? Handa ho kaming tumulong. Meron kami mga miyembro na pwede mag-provide ng kanyang klase ng training. Kaya pati na ho yung sistema ng pagpapakalat ng impormasyon na nauukol sa publiko, handa ho kaming tumulong sa inyo. Nung tayo nag-uusap pa lang ka Jerry tungkol sa pagtatatag ng kooperatibang ito, pinag-usapan na natin yung mga tinggawin para dun sa mga prospective clients natin. At pag sinabing prospective clients, lahat ng mga ahensya ng gobyerno, hindi lang kooperatiba, no? Hindi lang cooperatives, pati ng mga government agencies and other organizations na well-meaning. May magandang layunin para sa bayan. Handa ho kaming makipagtulungan para mapag ang inyong image, kung yun ang gusto ninyo. Gusto niyo mapaganda ang image. Paano ba pagandahin ang image ng isang government agency? Magtrabaho kayo na maayos. At saka, pagkakailangan, mag-report ho kayo sa bayan direkta. Kung anong ginagawa ng inyong agency. Eh, karapatan po ng mamamayan, taxpayer, na marinig ang inyong mga ginagawa. Oo. So, alam mo, partner Andy, yung ako, natutuwa ako ngayon sa PCO at sa ating pamalaan na mayroon siyang itinutulak yung bagong programa na Bagong Pilipinas. Magiging daan ito para tingnan, irig sa amin uli yung kultura ng mga nagtatrabaho sa gobyerno. Kaya ako natutuwa, to be honest, ako natutuwa ako doon sa mga kababayan natin na nagtatrabaho sa gobyerno. Yung may mga posisyon na sekretary, ASEC, USEC, director, mga chief dyan, may mga posisyon na minsan, may napansin ka ba niyan na Brother Andy na ang nakalagay doon sa tarhita nila, instead na undersecretary, assistant secretary, nakalagay na public servant. Yeah. Diba? Ganda, di ba? No? Oh. Talagang ina-advertise nila na public servant. So, nakakatuwa, di ba? No? Na ikaw ay parang pagbinigyan kita ng tarhita ngayon na Brother Andy, sinasabi ko sa'yo na Brother Andy. Yes. So, mayroon din dyan. Mayroon din dyan na mga nasa official, nasa gobyerno, mga official ng ating pamalaan na ang nilalagay nila talaga yung designee. Okay lang yun. Ang intensyon natin, kaya nilalagay natin na tayo assistant secretary, undersecretary tayo, director, kasi gusto nating ipaalam kay Brother Andy na, Brother Andy, binibigyan kita ng tarhita, no? Ang posisyon ko is undersecretary. Parang gusto kong sabihin sa'yo na yan ang kakayahan kong tulungan ka. Yan ang kakayahan ko na gawin kong tulong sa ating mga kabayan, kaso ako public servant. Pero, apwera lang kung ang intensyon, sana huwag ano, na naglalagay ka ng designation kasi gusto mo mag-gibang na ako, mayroon akong kapangyarihan. Di ba, no? Kaya ikaw ay dapat mag-bow sa akin na sana yes. Hindi yun, sana mawala yung ganong klaseng mga mentalidad or klase ng paniniwala sa ating pamalaan. Diba, no? Yun actually ang Bagong Pilipinas. Eh. Uh-huh. Kailangan nating alisin na yung ganung klase ng attitude na pagka tayo ay umupo sa gobyerno, halal man o appointed, ay isa ordinaryong mamamayan. Hindi po ganun. Hmm. Ang Bagong Pilipinas, sa pagkakaintindi ko sa paliwanag ng presidente at yung mga messages na lumalabas ngayon mula sa PCO, ang Bagong Pilipinas ay pagbabago ng ating ugali o kaya pananaw ng kultura para
sabihin nating tayo ay pantay-pantay at may kanya-kanya tayong trabaho. Gobyerno man o private, may kanya-kanya tayong tungkulin sa komunidad. Gawin natin ang maayos yung ating responsibilidad na yon. Siguro ang Pilipinas ay maganda ang magiging takbo ng barko ng Pilipinas. Iisang direksyon. Ibig sabihin na bukas natin yung pintuan natin, yes. Di ba? No? Na hindi yung kumut ikaw ay undersecretary, assistant secretary, ay may mga problema na kinakailangan ay babain mo. Hindi, ayaw mong bumaba kasi ikaw undersecretary ka. May mga times ho na kinakailangan na baba tayo para makita natin yung problema sa baba. Kasi baka hindi ho naa-aksyonan ng mga taong pinagkakatiwalaan natin. Totoo. And then part din yan ng counter-checking. Di ba, no? So batiin ko lang, Brother Andy, yung mga board of directors ng ACDI Multipurpose Cooperative. Ito yung mga taong kumbaga tumulong at tulong natin na inaprubahan na tayo ay tulungan ho talaga na makapagtayo ng ating radio station. Na unahin ko lang po ang chairman ng ACDI, si retired Major General Gilbert Llanto, at pangalawa ho ang aming vice chairperson, si Brigadier General Manny Natividad, retired din ho. At sa kanila po mga board of directors, na dyan po si Major General Salvador Colyantes Jr., retired din ho. Si Brigadier General Alfredo Ramirez ho, retired din po yan, Air Force din ho. Si Major General Rolando Capasya, siya po ay isang retired din ho. Si Brigadier General Jaime Largo, retired, and Major General Jovito Gama, dati po naming presidente ito sa ACDI, si Sera, and si Brigadier General William Turalde, ito po ay kasamahan ko po sa BCBP, and ang dati ko pong palaging kasama po sa Air Force, nagpang-abot po kami at tinulungan din ako si Major General Samuel Gutico, and si Colonel Benjamin Bacquiao Jr., at si Colonel Luis Ramon De Leon, and kay Colonel Gregory Cagara. Ito po yung mga board of directors tumatayo na director ho ng ating ACDI Multipurpose Cooperative. So sa lahat kina yung mga tumutulong pa sa amin, si Christina, si Madam Christina Rosillo, na napaka matulungin, at saka kay amin ng marketing, at sa lahat po ng mga tumutulong kanina, talagang grabe ang natanggap namin na tulong, yung merienda natin, at saka yung support ng personnel para sa isang napaka matagumpay na blessing and inauguration ng ating virtual radio and TV station. Mayroon pa tayong mga pagbati na i-play dyan. Balikan natin yung mga kasamahan natin na nagbigay na rin ng pagbati para po sa ating pagsimula ng ating programa. So ang sabi po ni Chairman Ray Langit, ito yung aking forever chairman ho sa KBP. Hope successful naman ang launching pare. Yes, paring Ray, talagang baka pwede nating makuha si paring Ray Langit na bumati sa atin. Atin hong padadalhon ho ng link para makasama natin bago tayo magtapos sa ating hong palatuntunan ngayon pong araw ng Friday. Ngayon po ay 28 ng July. No. At ang broadcast ho natin ngayon ay hanggang alas 3 ho ng hapon. At inihintay po natin yung mga bisita po natin galing po sa CDA, yung Cooperative Development Authority. So, yung mga pagbati pa natin dyan, balikan po na pagbati sa ating bagong bukas na Coop Radio and TV.
Balikan ho natin yan. Doon po sa mga gusto po magbati sa atin, just let us know. At kayo po ay very welcome. Yung napag-usapan nga namin ni Andy ay... napakalaki na ho talaga ng kooperatiba. Yung kanina, Brother Andy, ay more than 20,000 na pala. 20,000, 70 something na. Hindi na 18,000 lang, ha? 20,000 ng kooperatiba na sa as of December yan. So, ibig sabihin ngayon na mas malaki na ngayon. So, lumalaki talaga. And ako naniniwala with the yung parang statement ni Presidente doon sa SUNA, laki kasi since ito ay official statement ni Presidente, pati yung ibang mga government agency ngayon ay tutulong din sila na mapunan yung pangailangan ng mga kooperatiba. Kasi lahat ng sektor na, Brother Andy, kasi nani, mayroong utilities. Yung utilities na may mga groupings pa yan dyan. Mayroong sa communication, mayroon po yan sa Transport. Yan, o yan, sa transport. Diba? Mayroon din sa water. So, mayroon pang iba. Mayroon pang iba dyan eh. And doon sa mga iba't iba mga groupings na yun sa isang cluster na yan, may mga tagumpay. At saka, mayroon silang mga failure din. Yung sinabi nga ni Senator Ontiveros, yung mga tagumpay natin na ma-showcase natin, di ba? No? At hindi lang daw yung tagumpay. Pati yung mga failures din, yung ano yung mga pagkukulang, dapat yes. Masabi rin para sa ganun, ay hindi na ito maulit. As patitinan ko kanina si Asik dyan, talagang grabe, talagang napaka-professional na broadcaster ang dating. Bigay mo ng isang mikropono si Asik ngayon. At makakapasok ba sila administrator at saka si chairman? Sige, imimintay natin to. Alas 3 ng hapon para bago malang tayo mag-sign off ay mapakinggan natin yung boses ng chairman. Kasi ang gusto kong itanong sa kanya unang-una, Asik, yung binanggit ni Presidente, yung ang sabi niya ay... hanapin ko para eksakto yung sasabihin natin. Di ba nabasa ko na kanina, Andy, ano? Nawala dito. Ito, upang mas mapabilis at mapadali ang pag-uon ng kooperatiba, ang cooperative code. So, baka pwede nating sabihin na, baka pwede, kayo naman na asset galing na sa CDA. Ano yes, ba sir. Talaga ang demand? Ano yung mga problema nakikit yung kooperatiba? Kasi ang sabi ni Presidente, para mapabilis at mapadali ang pagbuo ng kooperatiba, ibig sabihin, sa existing na cooperative code natin, may mga provision doon na nagpapabagal. Yes, sir. Hindi lang nagpapabagal. Sa dami ng mga requirements, ano to eh, walang-wala ito doon sa ease of doing business. hindi papasa. Yes, hindi papasa eh. Kasi dapat pag magpaparegister ka ng isang cooperative, mabilis na. Isang concrete example, yung sa atin na lang. How many months did it took us to register our cooperative? Sinasabi natin na e-commerce na siya, digital. Ginagamit na natin yung online na. Nitong online, kasi kailangan kumpleto ang requirements mo. If the required documents are complete, you can even register it in a day. Pero hindi mo magagawa yan na kumpletohin ang isang dokumento. Totoo yan, ano? It takes time to complete the documents. Oo. At mabuti sa experience natin na ASEC ay kumbaga
mayroong tumutulong sa atin, di ba, no? Pangalawa, yes, is medyo mahaba yung pasensya natin kasi gusto talaga natin mag-form ng kooperatiba. Yes. But paano dun sa mga kumbaga hindi pa masyadong na-immerse sa konsepto ng kooperatiba at gusto lang matikman na mag-organize ng kooperatiba, at ito lang yung kanilang may experience, may encounter, kayo, may encounter nila, yes, di ba, no? Aatras yan. Aatras nga talaga, yes, eh. Kaya ako naniniwala doon sinabi ni Presidente, di ba, no? Para pabilisin, mabilis, mapadali. Yes. Yung word niya is mabilis, mapadali. Hindi lang mabilis, kundi mapadali pa, di ba, no? Yes. Ang ito na lang, pagkakaiba. Sa SEC, within 3 days or maximum of 5 days, one week, you can get your registration certificate out na siya, no? Mm. Mas madali kasi yung mga filling the blanks lang, eh. Ang pagkakaiba sa forming a cooperative, very tedious. Pre-seminar, no? Mag-seminar ka muna. Pag hindi kompleto yung seminar, not even the hahanapan nga sa iyo yung ano, eh, yung certificate na ano, 'di ba? Isa-isa na alala niyo. Seminar. na nag-seminar itong tao na 'to, 'di ba? Halimbawa, nandun na 1 to 15, nandun na yung mga pangalan, no? Mm-hmm. Na these have completed the ano, my with certification certified by blah blah blah. Hahanapin pa rin yung certificate ng isang individual, eh. Mm-hmm. Oo. Naalala niyo yun? Yata, na each of these requirements, ito yung nagpapabagal. This is not ease of doing business. Cooperative is a business, pero it's not ease of doing business. Kasi lalo mong pinapahirapan, eh. Tama. That's yan. One. Kaya yung amenda, pangalawa, doon sa 9520 or the Cooperative Code of 2008, mm-hmm, which needs not only amendment but revision. Mm-hmm. Dito sa bagong batas na 11364, clusterized na ang mga iba-ibang klase ng cooperatives. Ang 364 ho, anong taon ho yan? 11364, panahon pa ni Duterte. Ito, yung 2019. That's so, the new cooperative law. Uh-oh. CDA law yan. Uh-oh. So yung CDA law, nandun na yung ano, clusters. Mm. Pero yung 9520, which is the cooperative code, walang cluster. Anong pagkakaiba nitong dalawa, yung code at saka yung law, CDA law? Law. Oo. Yung CDA law, it's the charter of the CDA, of the authority. Pero yung cooperative code, ito yung pinaka-biblia ng mga kooperatiba. So yun ang pagkakaiba. So ang naamyandahan pala, ASEC, ay yung law. Yes, yung CDA code law ang naiwanan. Yung law is naiwanan. Naiwanan. So yes, ito yung gusto ni Presidente ngayon na kumbaga makaagapay siya. Yes. Maka-cope up dun sa requirement ng current time kasi on behalf, tama yung nabanggit nyo kasi na-experience natin yan, ano? Yes. Although naintindihan natin yung requirement ng CDA and we respect so much the CDA, but maaring tali din yung kamay nila because of the CDA, yung cooperative code. Until the old law is amended or nabago, revised. Talagang hanggang hindi mo na ano yan, dandun ka pa rin. You stick to that law. Kahit gusto kang tulungan, di ba? Yes. Like kausap natin regional director ng CDA. Yes. Wala siyang mga gawang tulungan tayo kasi may mga requirement na dapat i-comply natin. Yes, di ba, nandun no? Pa rin sa old pa rin yun. Although gusto tayong tulungan, pero wala siyang mga gawa. Nakatali yung kamay niya, eh. Yes. So ito yung mga provisions talaga na dapat medyo luwangan ng kaunti para tama yung sasabi ni Presidente, maging mabilis at maging madali. So ito ba kinakailangan pa talaga ng congressional approval or yes, it's the Congress. Actually ako po ay member ng technical working group on the revision. Ang may hawak po diyan doon sa revision ng sa amendment ng cooperative code na isinalang nila ngayon, si Congressman Imon Espares. Aha.
co-op not co-party list. Mm-hmm. Sila, siya yung nag-ano noon para maamyendahan. Mm-hmm. But galing sa sector, but there are certain provisions doon sa gusto nilang maamyendahan na well, mahabang debate pa rin eh. Siyempre mm-hmm. in every ano may debate yan. Yes. Sa pag-aamyenda kasi iba-iba. Katulad ko, ang ipinasok ko on transport, on electric, and on water. Hmm. Doon sa transport, nakalagay doon ang transpeed. Uh-huh. But with the modernization program ongoing na ngayon, wala na yun. Burado na yun. Every lahat ng vehicles ngayon should be cooperatively owned. Mm-hmm. So wala na yung provision na at least pa. At saka doon sa old law, nandun pa rin yung may operator, may driver. Dito sa new, dapat doon sa dapat sa amendment, ano na lahat kasi it is now wholly owned by the cooperative. Fleet management na siya. Wala nang management agreement na operator by the cooperative na. Tapos, on the issue of membership, yung nga sinasabi ko na hindi po pwede na 15 lang ang member. Minimum increase dapat yan. Dapat at least 25. 25. Tapos, yung minimum paid up capital requirement. Hindi na rin maano yun yung 15,000. Mm-hmm. Masyadong mababa na rin yun. Mm-hmm. Dapat at least 50,000, 50. Para mukhang ano naman no na pag 50,000 eh pwede nang ano magtayo ng isang sari-sari store. Eh yung labi yung 15,000 eh anong itatayo mo diyan no? Pati kariton so, store hindi pa. Yeah, oh, eh paggawa lang ng kariton ni eh, ilang libo na rin 'yun. So, yung mga ganoon, mga bagay ano. Maraming mga dapat na baguhin din doon sa old the cooperative law, no, cooperative code. Kasi 2008 pa 'yan eh. Hmm. Pero ito naman ASEC ay magiging madali ang pagbago nito kasi meron ng National Alliance of Cooperatives. Kumbaga yung yes. NAC ngayon ay na-consolidate niya na yung mga concerns, mga issue ng mga iba't ibang mga sektor na. Kumbaga, napag-uusapan na ito, inakyat na lang ito ngayon. And ito ay naisama doon sa gagawing review nitong cooperative code ASEC. Yes. Yun ngayon, yun yung clustering na ngayon na napakahalaga. Parang clustering mo, dati-dati individual eh, paisa-isa. No? There are... Would you believe there are 26 kinds of cooperatives in the Philippines? It's only kinds, in the Philippines. Kinds. Types. Yes. Iba-iba. In Vietnam, in Thailand, in other countries, they have only a maximum of 6. Mga ganun. Mm. Kaya tayo clusterized na natin eh. Mm. Hindi tayo lang only in the Philippines nga yung ganun eh. Ilang clusters yan, ASEC? Anim na cluster. Okay. Oo. Tsaka siguro ASEC ang dapat pang maisama dito sa bagong code natin kasi nabanggit nyo na itong cooperative code nito. Ito yung nag-guide dito sa mga kooperatiba. Yung batas naman ay hindi ko alam kung ito ay magiging part ng cooperative code or kooperatiba na batas. Kasi like for example, napakalit mo na kooperatiba tapos i-require ka ngayon ng auditor's report. So kung ikaw ay napakaliit at alam naman na services ng isang pribadong accountant or kaya auditor, baka pwede na turuan na lang yung mga miyembro na yung mga simple accounting at saka auditing ng mga procedures para hindi na maging additional cost na chairman ano. Yeah, information dissemination din natin. Meron kaming ginawa noon na memorandum circular na pag yung micro cooperative or bagong cooperative, syempre micro 'yan, maliit pa lang.
hindi na nire-require na magkaroon siya ng audited financial statement. Financial statement would be okay. Even if it is not audited by a certified firm. Or a CPA or a firm. Kasi magbabayad pa yan. Minimum 5,000 yan eh. Eh, yung 5,000, masakit na sa bulsa ng isang micro-cooperative, na isang nag-uumpisa pa lang na kooperatiba. We have a memorandum circular on that matter na hindi na nire-require na na audited. FS lang, okay na. Alam mo, internal. Ipakita lang na meron siyang statement of operation, meron siyang yung in and out. So, ganon. May memorandum circular on micro-cooperatives. Pero pag medyo small na siya. So micro meaning up to 3 million income. Yung income, yung asset pala. Yung assets. Assets after that, magiging small na siya, no? 3 million up. So magiging small na yung category niya. So yung 3 million below and below, yun yung category ng micro cooperative or yung mga bago pa lang. So it does not need an audited financial statement. Okay. So pwede bang maipaliwanag natin, ASEC, kasi meron tayong mga assistant secretary na alam ko ay anim din ang sa ngayon ang quota, di ba, no? Yung anong tawag niyan, yung may clusters yan. Number of allowed ASEC sa CDI ngayon, anim or more than six? Yeah, anim. Yes, ang chairman has the rank of undersecretary. Apo. Si chairman ng Cabo, USEC. Tapos kami noon, yung mga board members, anim, have the rank of assistant secretaries. Ako noon, prior, in 2017, I was appointed administrator for Luzon. So wala pa yung ano, kasi 2017. Yung bagong batas ng CDA is 2019. So in 2017, I was appointed by the former President Duterte as administrator for Luzon, representing Luzon. So yung sa Luzon, dalawa, Visayas, dalawa, and Mindanao, dalawa. So ganun po yung ano, yung dating classification. So ni-retain yon na anim pa rin. So yung bawat board member ginawang cluster ngayon. So nagkaroon ng anim na cluster. So yung cluster number one is the financial services, which includes credit, yung mga insurance, basta yung about finances, basta kaperahan, investment, di ba, no? Yeah, mga ganon, no? So yun yung cluster, finance cluster. Ang pangalawang cluster is education and advocacy. Yung mga state colleges, yun yung may hawak noon. So education and advocacy, hawak ni ASEC Sam Ginumla. And then, yung cluster ng human services is being handled by Assistant Secretary Mirla Paradillo, who is at the same time acting administrator ngayon. Yun yung labor, yung health, yung hospitals, basta all about human services. Tapos, yung sa akin naman, public utilities. Transport, electric, water, at saka communications. Ang active dyan are the three. Transport, pinaka-active, the electric cooperatives, and then the water service cooperatives. Communication kasi, wala masyado. CMPL or Consumer Marketing Producers and Logistics Cooperatives. Ito yung producers na, tapos may marketing, tapos may logistics. So yung logistics cooperatives, yun yung nagta-transport nitong mga the produce, yung mga products. Yun. Ang pagkakaiba nito sa transport cooperative, which is under public utilities, yung transport cooperative, tao ang sinasakay. Doon sa logistics cooperative, yung mga produkto. So yung pagkakaiba, tracking ito.
Mm-hmm. Itong isa, public transport. Yan. And oh. Then, yung, ano pa yung isang, ano? Kasi anim yan eh. Anim na cluster . But anyway, Asek, baka sa mga susunod na mga araw ay mga kaibigan mo naman sila. Baka pwede natin isa-isa para yes. Maintindihan natin na ano yung mga nangyayaring mga convergence, partnership, di ba? No? Yes, yes. Di ba, Brother Andy? Oo, no? Tama. Malaman. At ito ay magsilbing inspirasyon sa mga kababayan natin na ito, mayroon na pala tayong ganyan. Yeah, naalala ko pala yung isa, Agri. Yan, agree. Agree. Ito na yung farmers, fisher folks, the dairy, yung mga, basta lahat ng mga ano, di yung mga coconut farmers, yung mga fishermen, andito lahat, basta agree, agrarian. Yan yung cluster ni Asek Boy Lasaga. Okay. So yun, ang sabi ni Kajeri, siguro schedule natin yung mga cluster chairman bang tawag dyan? Cluster heads. Cluster heads. Yes. Para maipaliwanag nila kung ano mga nangyayari sa kanilang cluster para naman alam ng mga nasa probinsya at nasa Metro Manila, lalo na mga nag-iisip magbuo ng kooperatiba. Gaano ba kadali mag-kooperatiba? Mahirap pa! Ano bang improvement ang pwedeng gawin para mapabilis? Gusto namin sumama sa kooperatiba. Itong pansamantala, paminsan-minsan mag-guest sila rito by Zoom o live, ay mapapaliwanag ng mga cluster heads na ito yung nangyayari doon para mabigyan ng tamang guidance mga kababayan natin. Oo. Kasama na rin doon, Asek, pati at saka Brother Andy, yung mga programa din ng government na pwedeng isupport doon sa cluster head. Because like, for example, yes. Yung sa transport, nandiyan dyan yung DOTR, nandiyan dyan ang LTO, yes. Nandiyan dyan yung Land Bank of the Philippines. So may inventory na natin, anong mga ahensya ng gobyerno ang maaaring mayroong mandate na tumulong dito sa mga cluster na ito eh. Yes. So yan, very exciting nga ito. Katulad ng isang very active ngayon ang CDA, itong yung tungkol sa coconut farmers. Oo. Yung hindi ba pinirmahan ni the former president yung coco levy funds. Mm-hmm. So mayroong batas ngayon na ang tawag doon is CFIDP o Coconut Farmers Industry Development Program. Mm-hmm. Yung 75 billion ay dinidoon sa mga coconut farmers. Okay. Yung ito yung dating coco levy, mm-hmm. No? And may malaking role dito ang CDA, ang kooperatiba, because have to be a cooperative para maka-avail ka doon sa yun. Doon sa pera na yun, sa kaperahan na yun, doon sa to sa be a beneficiary of the funds. Mm-hmm. No? Kasi hindi mo na. So they have to cooperativize. So yun ang isang hindi nila maintindihan. Dapat ko kooperatiba kayo. At tanong, ang diba tungkol sa inyo para makapag-avail yan? Pwedeng yung noon na may existing kasi na may, actually maraming mga farmers na members na ng mga iba-ibang cooperatives in the communities, you know, countrysides. Tapos meron namang mga asosasyon ng mga coconut farmers na i-develop mo, i-re-register mo o ita-transform mo into cooperative. From association to cooperatives. Okay. So yan. Yeah, bibigyan mo natin daan Asek and Brother Andy yung greetings galing kay General Francisco Paredes, Chairman ng PAPCPIC. Go. On behalf of the Board of Directors, the management and the staff, the rank file, as well as the more than 182,000 members of the Philippine Army Finance Center, producer, integrated cooperative. I have the honor to congratulate the Philippine Media Network Service Group in its official birth and warmly welcome them to the bottom of our cooperative movement. The PMNSC, which to me is a media related, will be having a tremendous and enviable opportunity to provide for a credible platform and forum
for agenda discussion. Perhaps as a catalyst for much needed legislative reform and to generate more genuine interest by penetrating the national consciousness to capture and harness the strength and value of cooperatives, which are actually business ventures, usually nominally capitalized, and is therefore a constant challenge for the founding members to maintain its viability and later to become as a vehicle towards the upliftment of the personal, the social, and economic development of the members, as well as the community where it operates throughout the length, throughout the breadth, throughout the width of our beloved Philippines. Again, my congratulations. Isa sa tweet natin, isa sa buhay natin lagi, ang ating cooperative movement. Mabuhay! Paredes, siya po ang chairman ng PAPCIVIC na nagbigay po ng pagbati para po sa unang paglipad ng ating Coop Virtual Radio and TV. So pinag-uusapan namin ni Asek Abad Santos at saka ni Brother Andy Vital yung tungkol sa clustering kasi as of December nga pala, former ASEC ay nasa ano na eh, nasa more than 20,000 na pala daw yung kooperatiba natin sa buong Pilipinas. Parang 20,074? Oo. Almost so, 20,100. Ganun kadami na. Kaya lumalaki na ito. At maganda ho at sa bagong batas natin ay na-recognize na i-clusterize na sila. So, tama ho ba yung pakakaintindi ko doon sa inyong paliwanag na it's because of the new law that made the clustering of the different bagong batas na the new CDA law, no, the cooperative law. Hindi siya cooperative, kundi CDA. Law, Cooperative CDA. Development Authority Charter, Cooperative Code of the Philippines. Ito yung RA 9520. Yeah, RA 9520. Ito yung lumang batas. Hmm. Ito yung pinaka-biblia ng mga kooperatiba. No? Hmm. Yun naman, RA 11364. This is the new CDA law. Ito yung batas. Nandun na yung cluster. Pero doon sa lumang batas, wala pa yung mga cluster. Hmm. So, para mag-jibe siya, kailangan doon sa bagong amenda na cooperative code or cooperative ASEC ang pag-amenda nito nasaan na ngayon? Yeah, I think kung hindi nasa second or third reading na andun sa Committee on Cooperatives, the Committee on Lower House ay under po ni Congressman Nikki Briones. Nikki Briones ng AGAP Party List, yung taga Batangas, ano? AGAP Party List is an agriculture, ano? Agri cooperatives 'yon, ano? Siya yung party list representative. Pero yung technical working group or the yung nag-file ng bill to amend the cooperative code is Congressman. So, kailangan nating paminsan-minsan gisingin sina Congressman Briones at si Espares para tutukan ang amyendang ito kasi sabi ni Presidente ginawa priority ito. Yes, bilisan, madaliin. Tama. Oo, nga po eh. Oo, kasi ang sabi ni Presidente, sabi nila sa magitan ng mabilis ay magiging katulong natin sa unti-unting paglakas
ng produksyon at puwersa sa merkado. Yung sabi niya, totoo nga ang kasabihin na mas malakas kung sama-sama. Yun ang konsepto, di ba, ng kooperatiba, former ASIC, ano? Yes, at alam po ninyo, natutuwa yung sector because for the very first time, sa napakadaming zona na inaantay namin, this is only the first time that the president has expressed, no, talagang sa kooperatiba. Yes. Kasi in the past, mabanggit lang yung the term kooperative, tuwan-tuwa na kami. Pero this time, mayroong utos bumuhos, pa. May utos pa. Including the amendment. No? Ano, kaya tuwan-tuwa si na Ma'am Divine. Ano? By the way, Dr. Divine Kemi, the CEO of Nueva Segovia Consortium of Cooperatives, is representing the farmers, the agri sector sa cluster doon sa siya yung counterpart. Sa NAC. Sabihin ho ng SAW? Sectoral Apex Organizations. Ah, okay. So ganito yun, tatlo yun eh. Sa ibaba, Regional Clustered Organizations or the RCO. And then yung mga RCO, regions yun, composed of 16 RCOs. Mag-i-elect sila ng kanilang pinaka-head. Yung 16 will elect from among themselves. Aakit yun doon sa SAW, Sectoral Apex. So doon sa sectoral apex, ano na siya, parang mag-triangulate na siya. And then from the SAW, so yung SAW, anim yun, representing the six clusters. No? So yung anim na yun will elect from among themselves naman the NAC president, the National Alliance of Cooperatives, which is General Lianto. Grabe pala, no? Oo, yung napaka, pagdadaanan nila. Oo, mas maliit pa sa butas ng karayom yan. Yes, oo. Congratulations, baba, tapos pataas, retired General, Major General Gilbert Lianto, sir. So, mahirap pala yung dinaanan ni General Lianto, no? Na maging presidente ka ng NAC. Isipin mo, yung maging regional chairman ka na lang, mahirap na yun region, eh. Kasi ilang kooperatiba ang mag-i-elect sa'yo doon eh. Yeah. Bago ka makarating doon sa region, kamo napakaraming doon sa baba. Municipal pa ho? The municipal, the provincial, and the regions. Talagang susundin mo talaga yon. Oh. So ibig sabihin talaga pala dito, ASEC, pag ikaw ay nandun ka sa NAC, sa National, dapat ikaw na yung pinapakinggan din talaga ng ano, CDA. Yes, ikaw na yung ano? Cream. Andaw ka na sa pinakataas. Galing ano? So hindi basta-basta pala Brother Andy na maging official ka ng NAC sa National eh. And how much more maging presidente. So kaya para kami po ay tanong ko lang, ASIC Santos, ano, sa mga kooperatiba sa mga regions, ano, meron bang part 8 yung mga malalaking kooperatiba? Siguro Metro Manila could be the headquarters nung karamihan. Pero, yes. How about Cebu and Davao? Meron bang malalaking kooperatiba na comparable, at least in size or in assets, dito sa mga malalaki? Mga yes, may mga din? Billionaire cooperatives din. Halimbawa, in Cebu, I think, kung hindi ako nagkakamali, baka mga anim na billionaire cooperatives yan. Ah, okay. In Cagayan de Oro, meron din. In Davao, meron din. Doon sa mga malalaking mga syudad, no? In the cities, there are billionaire mga programa dapat ng gobyerno i-distribute yung mga assets, yung mga negosyo, hindi lang concentrated sa NCR, kundi dalhin sa probinsya, dalhin doon sa mga regional centers. So, nangyayari naman, meron palang malalaki doon. Yes, meron. Meron pong mga malalaking mga billionaire cooperatives. Actually, meron isang billionaire cooperative which is located in Zamboanga, I think Zamboanga del Sur. Zamboanga del Sur. In Aurora, Zamboanga del Sur. Yung, ano, yung AIM cooperative. Ano yung sabihin ng AIM cooperative? Ganun ba? It also has a million members. Million members.
members, meron pang isa. Ni Kiko Flores kasi may nagtayo kami ng community. Yes, merong silang magandang ano doon, magandang office. Mm-hmm. Napakalaki ng opisina nila, mga bata pa. Mm-hmm. Mga naka suit, naka-suit. Yeah, oo, mga kasulok-sulukan ng ano ha. Aurora. So, ganun. So, kayo ho, Asik, ano ang nakita nyo na para denominator ng mga bilyonaryong kooperatiba? Kasi siyempre napag-aaralan nyo naman yan doon sa CDA kung bakit naging matagumpay sila, bakit naging bilyonaryo, naging milyonaryo. Sigurado nag-umpisa yan sa maliit, ano? Oh, sigurado well, yan. Well, all of them started sa napaka-ibaba talaga. Hmm. And example na lang itong ACDI na sabi na ni General Yanto started with only, humiram sila ng 200,000. Mm-hmm. Meron pang isang napakagandang kooperatiba dito sa Bulacan. No? Ito, na-inspire din ako dito. This was one of my inspiration to go into cooperativism. Alam niyo yung nangyari dyan sa St. Martin of Tours. In Bukawi, Bulacan. They started with itong mga, alam niyo, uso noong 70s yung ano yung decolores? Ano yun? Colores na yung mga nagsiseminar parang grupo sa Catholic yes tapos after nung lumabas sila sa may kanta yan eh colores yan yung mga ganun ano yun lang alam ko each of them contributed 20 pesos at naalala ko na ang isa sa mga ang naging former kaibigan ko si Charito Planas the former vice mayor of Quezon City. Kasama niyo noon si Mr. Robertson na isang these two were one of their speakers. Nagbuo sila ng cooperative with 20 pesos each galing sa Pasdehat sila eh. So it started with a very small amount, no? Ilan lang sila. And then lumago. Kumbaga sa ano, ito yung tapos uutangin din nila yung pera nila hanggang lumaki nang lumaki. Yun yung the essence of self-reliance. True cooperativism, nag-umpisa doon sa maliliit na mga kapirahan. So lumaki yun, no? Naalala niyo yung Pagoda Tragedy in Bukawi, Bulacan? Aya, oo. Daming mga namatay na mga members nila ba para natulungan yung mga biktima, mga biktima, pamilya. Mga pamilya. Yes, kasi diyan sa Bukawi, a billionaire cooperative. Mm-hmm. St. Martin of Tours. Mm-hmm. There's another one in Cagayan de Oro. First community of FICO farmers din ito, halo-halo. And would you believe doon sa FICO kung titignan mo yung board men, mga kababaihan na may mga edad na, sila yung mga ano, napakadaming mga ano mayroon sila ho ngayong factor para maging billionaire yung kooperatiba nila? Ano eh, these were not only self-reliant but may tulong din yung gobyerno sa kanila. Members. Kasi unang-una dyan, dapat disiplinado rin yung member mo. No? Yes. Paano madidisiplina ang member? Continuous education din eh. Tama. And iba kasing humawak yung mga kababaihan ng kaperahan. Yes. Unlike sa ating mga kalalakihan, medyo may ano yan, di ba? Ibang, hindi naman tayo gender ano, pero iba talaga, ano? Meron pang isang magandang
kooperatiba na I think it's becoming, hindi ko alam kung bilyonaryo na rin, yung nandun sa Mongkada Women's, sa Tarlac. Isang credit cooperative na lumaki na ng lumaki. Helping the farmers din. Ang kooperatiba in Nueva Vizcaya, there is this Tam'an. Tapos, ito pang gusto natin na matulungan later on. Yung banks are, ano, dati, more than 70 yan eh. Ngayon, pakunti ng pakunti. Eh. Parang, anong type ba yun? Ito mga cooperative bank. Anong type ng insurance cooperatives, cooperative banks, mga credit cooperatives. Ang problema sa cooperative banks, na limited lang doon sa commercial bank or rural bank, di ba? Medyo baluwag. Yes, open. Pero ngayon yata, kasi yung kuminsan, problema yan. They have two masters. It's also problem of the transport cooperatives. They have NEA. They have the CDA. So, pag dalawang ahensya ang nagre-regulate sa'yo, hindi mo malaman kung saan ka pupunta. So, baka pwede may isama na rin to dito sa gagawing amendment. Ano? Yes. Para kung hindi man tuloy ang bitiwan ng CDA, pero at least medyo gumaan ng konti yung pakiramdam, yung under control ng isang ahensya ng gobyerno, para hindi sila feeling like nasusuffocate na, Brother Andy. Yes. No, na, actually, ganun talaga ang feeling nila. Pag dalawa na ang amo mo, mahirap na yun. Talaga, dalawa yung boss mo, hindi mo alam kung sinong unahin mo. No? Kaya, parang sana dalawa ang puso ko. Pero kayo, Asek, bilang galing ho sa CDA, yes. Kung dalawa ang supervising government agency, paano ang nakikita niyong solusyon ho? Baka meron kayong idea na siyang magbibigay ng solusyon na, di ba? Bilang tulong. Yeah, sa mga ako personally, no, ganito. I have handled electric cooperatives. For so long, simula nung itinayo ang CDA, talagang nagbabanggaan sila with NEA. In the case of electric cooperatives, we have 121 electric cooperatives. 121. Only 14 are registered with the CDA. So sa registration lang, hirap na eh. Napaka-tedious niya. Referendum, et cetera, at least 10%, mga ganun-ganun. No? Tapos, they are also being supervised by Department of Energy, meron pang Energy Regulatory, may NEA, may CDA, etc. Ang daming mga humahawak sa kanila, no? Kaya hirap na hirap sila. And cooperative. Bumibili rin sila ng kuryente sa provider. Bumibili ng kuryente sa national grid at saka sa mga private generator. Yes. And yet, doon sa batas ng 9520, nakalagay doon na they can go into production. Generation? On generation. Uh-huh. And yet, walang, nobody electrical requirements. Anong problema ho, kulang sa fund? Budget ho. Funding palagi ang problema. Uh-huh. Nag-i-endorse para makakuha ng funding. It's the National Electrification legal entity. Pero supervision, technical, it's all NEA. So in the case, out of 100 non-compliant pa, they cannot comply. Sa akin personally, I've handled electric. Ibigay na lang sa NEA. Ibigay na lang sa NEA para once and for all, ano. Mabawas, pero ang bawas-bawasan ng trabaho. Yes, mabawas-bawasan. Another requirement,
alisin na lang yung term cooperative. Kasi naglulukuhan lang tayo eh. Ginagamit mo yung term na cooperative, but you are not a cooperative. You are pseudo-cooperative. Saan ka nakakita? La Union Electric Cooperative Incorporated. Cooperative na siya, incorporated pa. Isa Katanduanes. First Katanduanes Electric Cooperative Incorporated. Kaya nga, may ink. Ang pinakahuli po na very controversial na nagpa-register sa amin sa CDA. I was the one at that time. I was the one who handled the certificate of registration is Beneco. Benguet Electric Cooperative. Sabi ko, kasi naging controversial yan eh. Triple A yan. Yan ang tinitingalan, et cetera, et cetera. Alam po ninyo na si Beneco, sabi ko, pinuna ko agad yung ano, yung kanilang tawag to. Yung kanilang parang secretary nila. Sabi ko doon sa lawyer, yung karatula, bakit nakalagay Beneco Inc.? Hindi ba registered na kayo sa amin sa CBA? Sabi ko. Very controversial na nun. Sabi ko, di in one of the ano ha, committee hearing sa Congress yan. Pinunan ko siya. Alisin mo na yung ink. Otherwise, matetechnical ka. Sabi ko. Okay. So, yun. As mga kasama natin ngayon ang ating iginagalang na chairman ng CDA. Baka pwedeng ikaw na mag- kilala ka, dating kasamahan mo yung that kayo na ho, yes. I'm giving you the honor to introduce our next guest sa ating palatuntunan bago tayo ito, Friday sa maiden na presentation ho ng ating palatuntunan. Nais ko pong ipakilala sa inyo ang aming chairman ng Cooperative Development Authority, ang dating Undersecretary. Yan, nakasama rin po si Assistant Secretary Mirla Paradillo. Baka pwedeng pa-recognize na rin sa Asik Lak and Chairman, nandito po tayo sa ating maiden. Ito yung Co-op Radio TV na inaantay natin. Hello, magandang hapon po sa lahat at and magandang hapon official sa lahat ng mga tagapakinig ng PMN. At congratulations po! Ako'y masayang-masaya sa inyong paglo-launch ng Co-op Radio TV. Ayan. Thank you very much, ma'am. And nandiyan din po si Chairman. Magandang hapon, Chairman, sir. Yes, good afternoon po. At ako'y nagagala at tuwang-tuwa. At very, very proud ang aking feeling ngayon. Dahil kasama po kami sa launching ng Co-op Radio TV. At sa lahat po ng mga hardworking personnel ng inyong tanggapan ay congratulations po sa inyong lahat. At ulitin ko, ako'y masayang-masaya, lalong-lalo na sa aming kasamahan hanggang ngayon. Si Asik Abad Santos, isa sa mga commentator ngayon at nangunguna sa impapawid ng Co-op Radio TV para sa ating sektor. Thank you very much, Chairman. Kasama rin po namin si Andy Vidal. So actually, mga kasamahan po natin ng mga broadcaster. Kaya lang,
May mga kanya-kanyang programa na rin ho, kaya kami na lang ho ang naiwan, yung mga retired na. So Ma'am Mirna, maraming salamat ano ho, maraming salamat Ma'am for joining the program for joining us our program today. So sir, unang-una itanong ko na rin kasi congratulations ho sapagkat for the first time ho sa sona ng ating Pangulo. Nabanggit nga ho ni Asik Abad Santos na nabanggit ng Pangulo sa isang SONA ang kooperatiba at yung pagbanggit pa ni Presidente dito ay utos eh. Sabi niya upang mas mapabilis at mapadali ang pagbuo ng kooperatiba, kakailanganin natin ng suporta ng Kongreso na maamyendahan ang Cooperative Code. So maitanong lang namin ngayon sir, ano pong status po nitong binabanggit po ni Presidente na Cooperative Code ngayon na dapat. Hello sir. Yeah, sa ngayon po ay inuumpisa na namin ang pag-craft ng mga ibang provisions na kailangan i-amend o idadagdag at dahan-dahan po namin pinag-aaralan kung ano po yung mga provisions na dapat papalitan at aalisin. So ngayon po, pinag-aaralan po ng ating ahensya na in consultation with the cooperative sector at ang ating legal, ang ating regulatory, at ang ating mga iba't ibang services ay nag-aambaga, no? Nagkakaroon po ng continuing effort and collaboration para po may sumiti namin sa mabilis na panahon ang mga amendments ng ating cooperative code. At ito ay tumututok sa pag-streamline ng ating mga requirements para gaya po na sinabi ninyo, ay mapabilis natin ang ating pagtayo at pag-establish at pag-register ng isang kooperatiba. At kami po ay very proud and honored na nabanggit po tayo ng ating presidente sa kanyang SONA dahil ito po ay isang patunay na talaga ang CDA ay gumagalaw at talagang nagtatrabaho ng lubos para sa kapakanan ng ating mga kooperatiba at sa mga organisasyon at asosasyon na nais po maging isang kooperatiba. So patuloy po ang aming efforts. At sinisigurado po namin na sa lalong magdaling panahon ay maipasa namin ang proposed amendments ng Cooperative Code sa Kongreso. Yeah, congratulations sir. Pero basta sa amin sir ay happy na kami na ito ay nabanggit ng ating Pangulo sapagkat kami dito sa bagong tayong virtual radio and TV co-op natin ho ay meron na tayong susundan ng mga balita at pasensya na po kay sir from time to time ay talagang kami po ay tatawag po sa inyo sapagkat tayo ay magsisilbi naming ding tatay dito sa programa nito para po sa pagbabahagi po ng impormasyon. Si Asik Abad Santos ay meron po yung tanong kay Asik Mirla Paradillo. Asik, ano ba yung current activities operations of particularly ang ating CDA ano? Okay. Yeah, thank you Asik Buddy. Alam niyo sa totoo lang kagagaling lang namin ni Chairman ng mid-year assessment ng operations ng buong CDA sa central office sa Subic ng dalawang araw. So nakita natin doon kung ano yung mga challenges at saka yung mga opportunities na pwedeng gagawin. And pinag-aralan natin ng kasama ang operations group at saka si chairman. So medyo klaro na kung anong ating tatahakin itong second semester. At just this morning, kami ay kahapon tumakbo kami sa PMS kasi may mga instructions ang PMS sa CDA na
tungkol sa mga nabanggit na zona, no? Kung ano pa ang magiging posible na mga gagawin pa. Sa ngayon kasi, status po tayo dahil wala naman tayong fund for this year. So, ang ginagawa natin ngayon, kundi preparation for the next year. Kaninang umaga po, galing kami ni Chairman sa Office ni Secretary Abalos kasi sa tatlong bagay na hinihingi natin sa DILG. Una po, humihingi tayo ng MC para sa pagtulong ng mga LGU doon sa merger and consolidation ng mga farmers cooperative, farmers association and organizations na ma-convert into co-op. So kailangan natin ang tulong nito ng LGU kasi kung ang CDA lang ang mag-isa, hindi ito kakayanin ng CDA. So yun ang una nating hiningi. Pangalawa po, hiningi natin na tutulungan din tayo ng LGU ng pagbubuo ng mga federation, ng farmer federation or kahit hindi farmer yung mga logistics man siya o CMPL man siya, kung ano klaseng co-op, na mag-federate ng per province, merong federation. So hiningi natin yan. At ang pangatlo po, alam ko matutuwa si Asik Badi dahil ito ay iniwan at pinamana niya sa akin, hiningi natin sa secretary na magpalabas na rin siya ng MC para sa lahat ng LGUs na magpalabas kaagad ng MC na ang lahat ng LGU ay magpalabas na ng kanilang route plan para po ang co-op ay mapakinabangan na talaga ang modernization program para sa implementation sa December ay maaliwalas o maluwag na ang pag-implement kasi marami na tayong unit. So, nangako naman ang office ng Secretary Abalos na tayo ay tutulungan, may mga advice sila kung paano. Ngayon nga, sa Monday pala, ay may meeting sila with USEC Batan sa DOTR para sa ganun din sa route plan. So, marami po tayong ginagawa sa araw-araw. Si Chairman po, busy dahil meron tayong dalawang ina-anticipate na malaking event, yung NEDAC na dito po idadao sa Pilipinas na CDA po ang maging host at sa under ng Office of the Chairman, at yung ICA din sa parehong November dito din idadaos ay under din sa Office of the Chairman. So at sa October po magkakaroon po tayo ng second National Job Fair sa Human Services Cluster, and yung buong October ay Cooperative Month celebration. So marami po tayong ginagawa na minsan naisip ko kulang pa lang 24/7 kung nasa CDA ka at nasa sector ka. At alam ni General yan na talagang kulang ang 24/7. Tama yun, ma'am. Ma'am, kasama rin po namin si Andy Vital, isa rin po sa Board of Directors po natin. So mayroon din ata mga kadagdagan na mga katanungan. Andy? Ako'y magpapasalamat lang sa inyo na inaprobahan ninyo ang registration ng Philippine Media Network Service Cooperative. Malaking karangalang nakatulong namin kayo rito, at sana sa mga susunod na pagkakataon, gamitin po ninyo ang Co-op Radio TV Network para sa inyong public information effort. Handa akong tumulong itong mga veteranong broadcaster at mga journalist na narito sa kooperatibang ito para sa ikauunlad ng buong kilusa ng kooperatiba sa Pilipinas. Maraming salamat po. Yes, sir. Hindi so, na natin in-approve yan, sir. Tayo ay maging partner. Partner kayo namin sa CDA. Di ba, Chairman? Yes, oo. Talagang tunay na partner at magiging forever partner ang Co-op Radio TV at ang kanilang kooperatiba. No? Dahil iisa ang ating layunin, kayo po ang taga-taguyod ang mga pagbibigay ng impormasyon, lalo-lalo na sa ating sektor. Yes, sir. At dito sa pagkakataon na ito ay gusto rin po naming pasalamatan para ma-recognize din po ng CDA yung aming pong chairman sa ACDI Multipurpose Cooperative na tumulong para itong aming kinaroroonan ngayon. Na minsan ho, sana sir and ma'am ay mabisita nyo kami rito at makita ninyo na itong kondisyon, sitwasyon ng ating ipinagmamalaking munting paraiso. Yung studio natin dito. Studio. Kung may mga time ho, ma'am, at makita ninyo yung
isang radio station that will provide the necessary para urgency na nangyayari po sa buong sektor, lumalaking sektor ng kooperatiba sa aming bansa. The entire cooperative movement. And isang araw po, Chairman and Ma'am, kami pong mga board of directors ay magkukortesikol po sa inyong opisina para maipresent po namin yung talagang direction ho noong aming mga programa para masuportahan yung sektor ng kooperatiba, sir. Thank you so much. Looking forward. Sa susunod na invitation namin ni Chairman Sir, hindi na kami papayag na mag-ano tayo, virtual. Kailangan nandiyan kami sa studio. Sa yan. Susunod na invitation. Looking forward. Yeah, looking forward sa participation ninyo at saka kami ay handang-handang tanggapin ang inyong mga kasamahan. Yes, sir. And I'm sure si General, si retired Major General Gilbert Llanto will be very happy to receive you here at ACDI during your personal guesting ho dito sa ating studio. Maraming salamat po sa inyo, ma'am. Alam ko na napaka-busy po ninyo, but sa mga susunod na mga programa ay mag-a-allocate po kami ng mahaba-habang oras para sa ganun ay mailatag po natin ng malinis, very clear yung mga programang ang direksyon ng ating CDA na ating pong tinatahak, especially with the instruction from the President na dapat gamitin natin, gawin natin mabilis, madali ang pagbuo ng kooperatiba sapagkat sa pananaw ni Presidente ho ay ito ang magiging susi para lalo tayong lalakas, especially sa production side ng merkado. So, sir, parting statement na lang, sir, at baka mayroon kayong mensahe po para sa ating mga tagapagsubaybay. Ito po ay magiging official document na ho na hindi na mabubura sa social media, sir. Well, unang una sa lahat po ng tagasubaybay at lahat ng nakikinig ngayon at lalong-lalo na sa lahat ng bumubuo ng ating sektor, ang ating mga kooperatiba, sa lahat ng clusters dito, lahat ng types, at lahat po ng mga stakeholders na sumusuporta, tumatangkilik, at naniniwala sa kooperativismo. Unang-una po, ako ay nagpapasalamat sa walang hintong suporta sa CDA, at rest assured po ng Cooperative Development Authority ay patuloy po na magbibigay ng mga sapat at wastong serbisyo para sa inyong lahat. At aasahan niyo po na kami ay tutugon sa direktiba ng ating Pangulo at gagampanan po namin ang aming mandato ng maayos at tapat. At sinisigurado din po namin na ang mga programa ng ating ahensya ay talagang matitrickle down at talagang maibibigay sa mga deserving cooperatives at tutulungan din po natin ang mga kooperatibang may mga iilang concerns na alam na alam ni ASIC Badian. Hindi po kami humihinto na makinig at bigyan pansin ang mga hinaing ng ating mga kooperatiba. Bukas po ang aming tanggapan para po sa tapat at wastong serbisyo sa lahat. Lalong-lalo na ang kooperatiba ngayon ay talagang lumalakas at patuloy lumalakas dahil tayo po ay isa sa mga pillars at nagbibigay ng malaking contribution sa tinatawag nating nation building. So sa inyong pong tanggapan sa Coop Rtvn, sa inyong kooperatiba, asahan niyo po kami po ay inyong magiging partners sa lahat po ng impormasyon na dapat nating maibigay at maihatid sa ating sektor at sa taong bayan. Maraming salamat sa pagkakataon na ito. Mabuhay po kayo at sana po hindi po itong huli at ang umpisa. I wish you more thousands of years of success sa inyong bagong
programa. Congratulations at mabuhay po kayo. Thank you very much, Chairman Yusek Joseph Incabo at kay Ma'am Mirla Paradillo naman, oh, ma'am. Okay, thank you very much po sa pagkakataon na ito, no? Ako ay taus-pusong nagpapasalamat at masayang-masaya ako na meron na talagang Coop Radio TV. So ito yung totoong partner ng na partner ng CDA kasi hindi lang siya basta nag-a-announce o nagpapalabas kundi kayo ay mga practitioner ng Coop at kayo ay believer ng Coop. So nasa puso niyo ang Coop kaya madaling maging partner ang Coop sa Coop. So ang aming mga pakiramdam, ang aming nadadama, siya din ninyong feeling, ano, pakiramdam at nadadama. So pareho tayo doon kaya hindi kami mahirapan na kayo maging partner. Ito ang totoong partner na hindi lamang magdadala ng mga programang informasyon sa CDA kundi kasama kayo sa magpapatupad dahil alam namin na ang aming mga layunin at adhikain ay siya din ninyong adhikain at layunin. Sobra kaming nasisiyahan, sobra with ASIC buddy there na alam niya kung ano ang takbo ng CDA, alam niya kung ano ang takbo ng movement. So wala tayong kumbaga wala nang argument, iisa yung ating layunin. So this is just the start of our partnership. So looking forward to a longer and productive partnership. Happy po ako. Congratulations po sa inyo at lubos ako nagpapasalamat sa ACDI sa walang sawang suporta sa ating movement, ano? At saka alam ko malaki din ang kanyang partisipasyon at tulong dito sa ating bagong PMN. So again, thank you very much. Congratulations and inaantay namin ang inyong pagdalaw dito sa office. Maraming salamat po sa lahat ng tagapakinig at huwag nating pagsawaan ang programang para sa Coop. Salamat po. Thank you very much, Ma'am ASIC Mirla Paradillo at kay Chairman Incabo. And you said it right, Ma'am and Sir, na with the presence of former ASIC Abad Santos and si Chairman namin sa ACDI, talagang magiging malalim ang gagawing pagsuporta ng ating bagong tayong Coop Radio and TV. Kasi naiintindihan namin na yung konsepto ng kooperatiba at kami naniniwala at respetado namin ang direksyon na tinatahak ng kooperatiba sa ating bansa. So maraming salamat po, Ma'am and Chairman Incabo, sir. Maraming salamat po. And next time ulit po, sir and Ma'am. Yeah, thank you po. Ayan. Ingat po kayo. Tayo ay magpapaalam na tayo, ASEC, kasi tapos na yung programa natin ngayon. Talagang hinintay lang natin yung sa maiden presentation ng ating programa ay mapakinggan natin na yung tumatayong administrator ng CDA ngayon at yung chairman ng CDA. Kumbaga ay sila yung pinaka-main event. Yeah. Di ba? Yeah, yung sa uli kasi pang-main event. Pang-main event. Di ba sa ano, programa, yes, yung pinaka-key, yung mga, so maraming salamat po sa kanila. So, partner, tayo magpapaalam thank na, you, ate. Thank you, General. Oh. Thank you, ASIC Santos. Thank you sa mga kasama natin na nandito kanina at nag-broadcast na rin. Nasa kani-kanilang mga trabaho ngayon. Pero mapapakinggan po ninyo sila regularly. Kami ni General Jerry, magsisimula kami ng maaga ng programa rito. At marami pa kaming balak para sa Coop Radio TV Network. At sana patuloy po ninyo suportahan ang aming Facebook, YouTube, at ano pang ibang lalabas na plataforma natin online. Thank Kaya sabi nga ni Senator Rontiveros kanina, ni Rontiveros, di ba, no, na itong platform na ito ay magamit para pag-usapan yung tagumpay ng kooperatiba, kasama na rin yung mga failure na rin. Kasi yes, ito ay magsisilbi itong inspirasyon para doon sa mga gustong magtayo ng kooperatiba at nandiyan na sa mundo ng kooperatiba, ASIC, di ba, no? Yes. So, thank you, ASIC, hanggang umaga, mula umaga, nandito. Oh, yes. Hindi na ito naman yung kasabihan natin, we've only just begun. Yeah. At saka, parang kanta. Doon sa programa natin sa DWIC, baka yeah, mamaya mati doon sa DWIC na 7 to 8 program. Kasi every Friday na yon na ASIC, sir, yes, na yes, yung
7 to 8 natin sa DWIC will be to discuss yung mga latest sa kooperatiba tsaka yung mga maganda nangyari sa kooperatiba. So, yeah. Thank you, Asa. Okay, okay. Sige. Mga kaibigan, ako po si retired Major, retired Brigadier General Jero Samudio. Sa technical side ay kasama natin si Sergeant Romuel Resayaga. Salamat nga pala sa A7 na with tayo at kay Joven Param na siyang naging katulong natin para maihatid natin ang ating unang presentasyon ng ating programa sa ating Coop Virtual Radio Station. Maraming salamat po sa aming chairman sa ACDI Multipurpose Cooperative. Napaka-supportive ah. Hindi naman tayo humingi ng pagkain kanina. Talagang bahat tayo ng merienda, mayroon tayong lunch. Maraming salamat sa especially yung attendance ng mga tao natin, support personnel. Kanina talaga nandito sila, including the president of ACDI, si retired Brigadier General Ogie Gaite na Gaite. Talagang nagantabay din sa atin at dinala pa yung bisita niya galing po sa Land Bank. Sa inyo pong lahat mga kaibigan, ito ay una pa lamang. Kami po ay magbabalik next week, everyday na. At kami pong dadandahanin na puntahan at kausapin yung iba't iba mga clusters para malaman natin na yung mga magandang kwento dyan sa mga clusters na yan na pwedeng ipagmalaki ho ng sektor ng kooperatiba sa ating bansa. Mga kaibigan, maraming salamat po.